So guys, look at that. Look at that. Ang ating pininyang manok sa gata. So yummy. Good evening guys, good evening. Samahan niyo ako ngayon dito ulit sa ating kusina. Magluluto tayo ng Filipino food. Chicken. Ang ating pininyahan manok sa gata. Yan. So, wait lang kayo dyan. Prepare natin. Yes. For the ingredients. Ang ating main ingredients. Yan. Ang ating chicken legs. Siyempre, nilabas na natin ito sa ating freezer. Yan. Tapos, kailangan mo ng pineapple. Panggata, wala tayo siyempre yung gata dito, ano? Kailangan mo ng patatas, carrots, bell pepper, at kawali. Siyempre, sibuyas at bawang, mantika. So, pre-prepare lang natin yung ating manok. Kasi puro legs to. So, samahan nyo. Okay, let's start. Siyempre, dahil ito sa freezer, kaya medyo frozen pa siya. Okay. Medyo. Pagkukuli lang natin yung parte ng hita. Yung binte, yung legs pala. Ito, tatabi natin ito. Masarap ito, prito. So, ito ang ating luluto. Siyempre, malaki siya. Ating siya ba aking. So guys, babakin muna natin ng ganito, kalalaki. So to ititira natin for the pamprito to, masarap. So hiwa-hiwa ko lang siya lahat at ilalagay ko doon. Then, para sa ibang lutuin. Okay, game? Thank you.
So guys, eto na. Hindi naman natin luluto yung lahat yung manok. Ibababad natin yung iba na tinira ko pang prito. Sa ibang araw yun. Imamarinate pa natin yun. So guys, eto na yung ano. Imamarinate natin siya dun sa juice nung pineapple na to. Ito yung pineapple na merong laman sa loob. So yung juice niya gagamitin natin pang marinate. Okay. That's it. So mamarinate na siya na mga 30 minutes. Haluhaluin mo lang siya paminsan-minsan. Okay, prepare lang natin ang mga gulay, guys. Okay, guys. Let's start cooking. Okay. Let's start cooking. Buksan muna ang ating kalan. Then, lagyan muna siya ng mantika. Painitin mo. Pakuloy lang natin yung mantika natin. Then, lagyan mo na yung bawang. Huwag mo siyang masyadong susunugin kasi papait. Yan. Pag medyo nagigisa na, hindi mo siya kinakailangan i-brown. Lagay muna yung ating sibuyas. Yan. Pag nag-caramelize na siya, lalagyan mo yung manok kasama nung pineapple juice. Yung pinagsabawan pala ng pineapple yan. So, tatakpan lang natin siya ng 3 to 5 minutes. So later, guys. Okay, guys. After 5 minutes, yan na siya. Hindi natin muna siya lulutuin ng lutong-luto. Kasi madaling maluto ang manok. So guys, ito na ang ating gagawin. Sasabihin na natin ang gata. And then guys, isasabihin na natin ang gulay. Kasi para sabay maluto ang gulay at saka yung manok. Hindi naman kasi ang baka na matagal pa kuluin. So, ikakat mo yung gulay na alam mong sabay maluluto nung manok. Huwag masyadong malaki.
That's it. Huwag mo siyang... Kaya mo na siyang ganyan. Then, tatakpan natin siya at pakukuluin ng 5 to 8 minutes. So, I'll be back later. Okay guys, after 5 minutes, look at that. Kung naamoy nyo lang, anamoy ko. Ngayon, lalagyan mo siya ng pampalasa. Ito ang aming patis. Tantsahan lang guys. Kasi dapat to matamis na maalat. Kasi may pineapple nga. Then, ihulog mo yung pineapple na hiniwa-hiwa natin galing sa lata. Haluin mo. At hayaan mo siyang kumulo. Ilagay mo yung bell pepper sa ibabaw. Ngayon, wag mo siyang tatakpan kasi kinakailangan natin mag-evaporate yung sabaw niya. At kailangan natin malapot-lapot ng konti ang kanyang sabaw. So, ganyan lang siya. Mga 5 minutes bukas. Okay? Later guys. I'll be right back. So guys, after ng 5 minutes, yan na siya. Huwag nyo siyang masyadong hahalo eh kasi madudurog yung gulay. Dahan-dahan lang ang halo. So, gagawin natin na medium heat at inintay lang natin maluto yung gulay at manok. Ready na siya. So guys, I think kailangan na lang siya ng 5 to 10 minutes uli. Then, papakita ko sa inyo ang final result. Okay? Later guys. So guys, look at that. Look at that. Ang ating pininyahang manok sa gata. So yummy!